Hello mga Lord, so magandang araw sa inyong lahat. So ngayon ang aking isi-share naman sa inyo ay isang panibagong construction vlog ng isang pundasyon dito sa ating ginagawang project. So ito ay mat footing. Pero kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel ay huwag nyo namang kalimutang i-like at saka i-subscribe bilang suporta. Maraming salamat. So ito nga guys, ang aking sishare sa inyo ay yung paggawa ng pundasyon ng isang high-rise building. So unang-una dyan guys ay nalatag yung bottom bar, yan yung nakikita nyo sa ilalim. So pagkatapos natin mahukay, pupurmahan natin yan. So yan, may mga purma na paikot. So pag nakatapos na magpurmahan, ang kasunod na ginagawa dyan yan ay lalagyan natin ng elevation. So kasi pag naglatag sila ng ano dyan, naglatag na ilatag na yung bottom bar, ayan, bottom bar na yung nailatag dyan na ginamitan niya ng 28mm na bakal at saka 32 na bakal ang gamit natin dyan. So lalagyan ng elevation para doon sa top bar. Yan yung ginagawa ng ating surveyed. So lalagyan ng elevation. Yan. Pagkatapos, pag nakapaglagay na ng elevation, yan po pwede na na sila maglatag ng top bar. So yung top bar, lalagyan nila yan ng tukod doon sa ano, yung pinaka-shear niya. Tama na sa elevation, nalagyan na ng ano, sear para sa papatungan ng top bar. Yan. So nakikita nyo yung survey, naglalagay sila ng elevation para sa finish sa top. So kailangan mo kasi yan para hindi sumubra o hindi lumagpas yung latag ng top bar na bakal. Kasi pag sumubra, so mahirap pagdating sa concreting o sa finishing, mas mahirap yun pag mataas. So, kailangan naka-exacto lang yung top bar para doon sa hinihinging concrete cover. So ayan guys, halos nailatag na lahat ng top bars ng ating mat putting. So continuous yung ginagawa ng ating mga steel fixers para sa paglatag ng kanilang mga top bars dyan sa mat footings. So yan yung nakikita nyo. So naglalatag yan sila sa mga top bars kasi may mga eksaktong spacing yan. So pagkatapos guys, may latag na, yan naman ang kasunod nilang nagagawin ay ili-layout yung mga allocation ng columns natin dyan. So yan, nakikita nyo ili-layout ng ating mga surveyed yung eksaktong location ng mga columns dyan sa mat footings natin na ginagawa. So kumbaga sa ano to guys is maraming columns ang nakatanim dyan sa mat footings na yan. Combine na siya, nakakombine pa siya. So yan, nakikita nyo guys ay layout yan ng columns. So kailangan kasi nakatama o eksakto yung location ng mga columns na tatanim dyan sa pundasyon natin. So kaya yan, nililayout yan. So nakabase yan sa tinatawag na grid lines, yung nakikita nyo sa plano na may mga numbers o letters o kung ano mang designation ang nilalagay. Pero madalas yan ang nilalagay ay numbers at saka letters. So yan yung grid lines. So yan yung magiging reference ng pagli-layout ng mga survey natin o mga surveyor, yung mga grid lines na yan. So napaka-importante yung mga grid lines na yan para sa
out, lalong-lalo na kung sa pundasyon pa lang tayo nagagawa. So, kasi yan yung nagiging basihan natin para kung saan eksaktong nakalocate yung mga structure na ating itatanim mo, tatayo o install, katulad ng columns, beams, so mga tie beams. Ayan, so dyan yan kinukuha natin yung layout. So mas importante talaga yung grid lines, lalo-lalo na pagdating dito sa pundasyon. So yung kasi ang kailangan makuha natin yung eksaktong location ng mga structure na itatanim natin dyan, lalong-lalo na yon columns. So yan. So paggawa ng ano guys, ng pundasyon, so halos sabay-sabay yan ng ano na, habang nagbabakal, nagtatanim ng ano, nag-install ng columns. So yung mga carpenters naman, welders, so kasabay na sila dyan para naman pagpapatibay doon sa mga formworks natin. So may mga, yung nakayelo na yan, yung mga practical wheeler yan. So yan yung magdadala ng tibay sa ating mat footing formworks. So iipit yan, nakatuhog yan ng tie rod. Hindi mo naman kasi kailangan ano yan, hindi mo na kailangan tukudan kung may mga tie rods na yan, so naka-welding na yan. So dito naman guys, yung nakikita nyo yan, pagkatapos ng layout is yan, nasusundan na ng ating mga steel fixers para install yung mga vertical para doon sa columns. Lalagyan muna nila ng column ties yan, yung pinakpara dun sa guide. Susundan nila yung layout. So doon sa loob ng column ties yan, mapapansin nyo may column ties yan. Doon sa loob, kung sa nag-alog anilyo, so yung anilyo or column ties na yan, yan yung magiging guide nila doon sa installation ng mga vertical para doon sa columns. May eksaktong bilang din yan guys, yung mga vertical na itatanim dyan. So naka-layout din yung mga vertical na install ng ating mga steel fixers o steel man. Yan. So yung nakikita nyo, so ilalim, sa ilalim meron din yung layout. So yung din nag-ano, may mga nag tatali dun sa ilalim para eksakto lang din, hindi siya tutumba yung ating vertical columns na ano, tinatanim dyan. So yan yung nakikita nyo dyan, yan. So tatanim nila yung mga vertical para dyan sa column. So ganun yung mga nagiging sistema ng ating ginagawa sa construction guys. So halos continuous na yan. So yun, nakita nyo na guys, is nakatanim na yung mga columns doon sa ibabaw ng ating mat footing. So ngayon naman, itong ginagawa naman nila guys is inilalak nila yung mga tendons para doon sa pilote. Kasi ito guys is nasa may mga pilote itong ating mat footings na ano, tinatayuan. Kasi medyo suporta yon doon sa ating soil, kasi yung lupa natin dito is hindi siya ganung matigas, kasi malapit ito sa dagat na. So nilagyan ito ng ano, ng pilote o concrete pile ang tawag dyan sa English. So ang ginagawa dyan, nilalak yung mga tendons. Yung pag nabalatan na yung concrete pile, so mayroon yan mga tendons na
ano dyan, naka-expose mo. So pag na-expose na yung mga tendons na yan, so ilalakyan dyan sa top bars ng ating apundasyon. So yan yung kasi yung magdadagdag na tibay para dyan sa ating pundasyon. So para hindi yung ating pundasyon bumaba o mag-sink. Dahil nga medyo may kalambot, medyo malambot ang ating soil yan. So malapit kasi tayo dito sa dagat. Kaya yan, nilalagyan yan ng concrete pile. So maraming salamat guys sa inyong patuloy support at panonood. God bless you all.